change with the patch. Kanina nga prioritize dito ng Blacklist ang Valentina. Even though na-nerf siya, may konting adjustment nga lang sa cooldown ng kanyang ultimate, pero mas pinalakas pa dito yung base damage ng skill 1 niya. One of the things na kinukuha ngayon na pinaprioritize ang isang Beatrix is yung OP niya, pagiging OP niya sa gold lane actually. And this third pick ng Blacklist International, this was their kryptonite ng entry ng Lolita. Ah, at saka speaking of the Lolita, possible Dexter hero din kasi siya. If we go back dun sa mga seasons na naglaro si Dexter, isa to sa mga signature heroes niya. At ang kinagandahan pa dun is pwede niya i-counter yung Beatrix and even the Matilda as long as maganda yung abitaw niya dito ng kanyang Bulwark Shield. So maganda for Blacklist, meron silang sagot, and these are comfort heroes we are talking about. And for next play naman, nabagit natin kanina, they are prioritizing the blue. Nakuha pa rin nila ngayon. Blacklist, wala pa silang gold lane, wala pa silang XP lane, or pwede naman natin sabihin na baka yung pakito na yung XP laner nila, pwede rin namang jungler din nila to, if given a chance. Pero pupunin ko pa for the side of Nxpe, ayaw din nila na magkaroon ng clear-cut contention yung pagiging Reyna o Harry doong lane na yon dito kay Beatrix, kaya tatanggalin na lang nila. Blacklist answering with their own Karina ban dahil nga yung ano eh, yung talagang taong ko-control sa'yo eh. Nandito eh, for the side of Nxpe. So might as well just take it out. Nxpe though, Franco, OSX, ito, hero mo to eh. Ito. Hero mo to eh. Akala ko Veil. Veil tsaka ito. Oh! Ito. Palahok din ako eh. Ito ah, this Franco pick ng NXP can be very, very viable for a Valentina, either for a Lolita. Kasi kanina pinag-uusapan natin kung gaano ka-effective ang Guardian's Bulwark and yung passive ng isang Lolita sa isang teamfight, specifically for marksmans or mga projectile ng kalaban. So dito, pwede maka-minus 1 ng next play evos. They have denied the Kagura and also the Popolin Pupa. But now, and Blacklist taking Clint and Uranus. So for this could be a jungle pakito. Oo. Saktong-sakto para sa lineup din ng Blacklist International. Ang dami pwede pang front dito for the side or for their team. So yung hook ni Franco at saka yung ngert-ngert niya, mukhang pwede niyang magiging mahirap for them kasi magiging free hit kumbaga para dito sa Clint kasi ang daming kailangan i-take note. Ang daming kailangan protektahan dito. But for next play Evos, maganda ang pwede maging takbo dito because of the early game ng Beatrix. Kompleto din sila ng sustain. They could be aggressive as well. At kailangan bantayan ng Blacklist International yung all loose. Tama. Actually, next play Evos is also momentum-based sa kanilang lineup dito. I think H2O is Olus jungle for H2O. And one of the best factors of this hero is kailangan mo lang ng attack speed on either a first or second item para mapagana mo yung kanyang passive, which is, yung, alam mo yung true damage penetration, tuloy-tuloy ka lang hinahampas ng War Axe. Generally, it's in your face. Ito yung gusto gawin ng dalawang team. In your face tayo. Talagang literal na ito yung magsusuntukan. But at the same time, if you think about it, yung Franco tsaka yung Lolita yung nag-iiba ng dynamic nila. Bakit? If you would look at it, ang gusto ni Franco, makahook ng isa, tanggalin yung isa ng mabilisan, habang si Lolita naman, ang gusto niyang gawin is protectahan yung mga teammates niya at tumakbo paharap talaga yung mga members dito ng side ng Nxpe. Very similar yung kanilang hinahanap, pero at the same time, magkaiba sila ng approach by just one hero. Ooh, different rotation by the way para sa next play Evos. Kung mapansin natin, we have sa gitna yung Rene J agad dun sa, na magkasama sa kanilang lane. So this is a very different for them. As much as possible, gusto nila agad silipin. Possibly, specifically for Rene J, which is using the Franco by the way, para makapag-delay but at the same time, maganda lang dodge doon ni Javier. Galing. Na-block it. At yung mga galawan din to ni Eson dati, ito yung pang-reset yung mga hero yun. Oh, kabisado na eh. Well, sabi dito ni Kivier, sabi niya, hindi muna ako gagamit ng dash, tapos ako yung magpapahook para makadash ako pabalik. Ooh. Pero si H2 yung pinaka-main target nila, and Rene J failing to save his ally, but at the same time, OSX, gentle, Franco to eh. Yeah. Pwede silang maka-minus 1, pero sa pangyayaring yon, that was Haji
taking the first skill. Na, dito mo magagamit actually yung first skill and second skill ng isang Valentina. Na pwede mo i-spam sa kalaban, mas tumataas ang tumataas yung XP mo. Scaling ka on the early game, tapos naka-mystery shop pa si Haji. Probably, gusto niya magkaroon ng isang mga pagkakataon pwede siya maka-burst down ng hero habang mapapaagay pagkuhan niya ng item. I like that you pointed out dito si Haji, which is using the Valentina. Same dynamics siya actually with the Matilda. As much as possible, gusto mo nakalapit ka dun sa kalaban mo na hero. So, yun yung minaximize kanina ni Haji as to why nakuha din niya yung first blood. And right now, Rene J, ang kanya nagiging rotation dito is just to give vision for the side of Nxpe Evos. Kumaga, nagbibigay sila ng space kay H2 kasi kailangan niya makahabol dun sa first blood against him. Even if sabihin natin dito, nakikita niyo na si H2O ay hindi din masyadong nako-contest. Pero the amount of pressure na nadadala ni Rene J para doon sa kabilang team ay nagiging matindi din. Na nakikita niyo doon, Haji getting hooked in pero wala lang talagang pang-hold at that certain point. Now, looking into this game, syempre, kailangan natin pansinin kung paano gumagalaw and Donut actually going in para kay Oheb Chantel. The things na pwede nilang magawa dito with that certain Beatrix pick, tingin ko napaka-importante. Tignan natin ngayon yung turtle at mabubunta yung Kekivir at meron talagang away na nagaganap dito. As you can see, Haji going in, circling eagle na agaw pero wala nang mangyayari after that fight. OSX, merong kill na nangyari sa baba. Tapos, ang nangyari naman, nakuha naman ng Blacklist International yung turtle. Sino yung nag-come out on top dun? Blacklist, specifically, mas nakauna ng ahead of a step for Nxpe Evo. So, nag-earn nga lang trade sa baba. But that was their move. Actually, nakita ko kanina, no? Si Haji kinuha niya yung ultimate ni Matilda. So, he was prepared na if ever, sasalubong kami, kailangan may rest back na mangyayari. Pwede siya agad mag-counter-initiate for that. Exactly. But speaking of counter-initiate, mukhang hindi nata kailangan mag-counter-initiate as Dexstar kinapos ng Numinant Blast doon. At napakabilis ng ikot dito ng side ng Nxpe. I'm really liking the idea ng Matilda pati doon sa may Franco Chantel. Yes, and tama yung nabagit mo dito, Butters, kasi imagine, nakakuha ng kill ang Nxpe Evos on the bottom lane, tapos diretso agad, kasama nila sa Donut, sa may mid, so we could see na talagang niro-rotate or binibigyan na rin ng space dito si Donut magkaroon ng gold. Kasi yung trajectory naman ng side ng Blacklist International, ready na sila na dumipensa naman dito sa kanilang bottom lane and give back up for Oheb. And ang kahulihan pa kay LJ dito with the hook. And Blacklist International, for the longest time, sila yung gumagamit madalas netong Franco na to. Hook City, Uncle Eson nga. Pero ngayon, they are getting a taste of their own medicine, OSX. Rene J looking and showing the precise combo ng hook flicker na hindi ko magawa sa RG. Napakahirap. Seminar. Pero hero mo to. Hero mo to. Pero this is a new way of saying na si Rene J, di ba? As expected kanina na pwedeng mag-tank si Rene J. And one of the key factors ng momentum ng Nxpe Evos, kailangan sila makakuha ng magandang window for the carry or for side of Nxpe. So what they're doing now, alam nila magiging mataas yung mobility na pwede kopya ni Haji dito for Amathilda. Pero actually sa gold game, mas lamang pa ngayon ng Blacklist Chantel. Yes, and even on the lanes of Sagitnu and Edward, by the way, level 7 dito si Edward, Sagitnu is still at level 6. So makikita natin yung pagiging mas advantageous din ng isang Uranus up against the blue. And a good thing is that even for Edward, pumunta siya sa may middle lane kanina for additional damage and zoning. Mm-hmm. And Blacklist International, they get their own turtle. At ito na nga yung sinasabi din natin sa may baba, talagang hindi magpapaawat sila Rene J. Kung nakikita nyo, the play of the game or the goal of the early game, ipanalo si Donut dito sa kanyang lane. At si Oheb dito ay nadamay pa. Grabe damage output na itong dalawa. And Rene J! Hook City! Kakaiba, min. Ito ah, napakasimple na kailangan gawin Chantel eh. Mag-dash in. Pumasok din si Franco, tapos kagatin ni Franco. That's the formula for their pick of capability. Kaya siya nagiging effective kasi nabagit mo nga dito na si Elpizo ang nagpo-front for the side of Nxpe Evos. Ibig sabihin, madali para kay Rene J na pwestohin kung saan niya ilalagay yung kanyang pang-hook si Lino. Oh, delikado. Great move coming out from Blacklist International. Na-pinpoint nila kung nasaan si H2O. And right now, looking at the map, H2O is the one struggling on the side of Nxpe, hitting them where it hurts the most.
Ito yung time na dinedeny minsan ng Blacklist International yung Jungle Progress ng ng kalaban nila from Nxpe Evos eh. And dito na nakita no sa side ng Blacklist International, we have the jungler of Kevin na naka-Demon Slayer na rin, and which gives faster rotation para sa Black. And dito natin nakikita no, hindi muna sila nag-extend sa team fights, mostly they want to focus on the objectives. Alam nila na pwedeng maging advantage ngayon ng Nxpe Evos is to be mas mataas yung harass nila sa lanes and sa huli. So they're taking advantage na pwedeng wala sila sa objective or buff na to. Yes, tama. Taking of the advantage for Nxpe Evos is ang kanilang ginagawa, H2 yung nag-clear ng minion wave. Since talagang binisita nila kanina si Don at binigyan na ng space, siya yung kasama ngayon sa kanilang mga teamfights. But ang delikado for them is wala silang retribution. Ready ang Nxpe dito and they go in. Lolita, pwede na naman yung blast! Napaganda na flicker in! Pero kakayanin ba na Nxpe tumakbo dito? And the glue is there. Si Sagitno, hinahabol niya si Dexstar. And mukhang naging mas disastrous pa yung pag-agaw kesa dun mismo sa nakuha nila. Very, very nice positioning for Blacklist International. Again, Dexstar with that set. Nakita mo agad yung damage niya against the players of Nxpe Evos. But look at the gold. Pinakamataas pa rin si Donut. But the good thing is that yung isa sa mga makukunat ng Blacklist International, which is Edward, is at 5.4k gold. And that's it eh. Kumbaga, avarice makes the dream work. No, I was like... Tama eh. Avarice, alam mo, sa Nxpe, kailangan ganyan talaga isang Uranus. Alam mo, sustain, pwede. Ito talaga yung gagana. Ano, build kay for Edward, actually for Uranus specifically. Nakita natin dito sa specific fight na yon, tatlo man lang ang members ng Blacklist International, but one member can copy an ultimate of a hero sa Nxpe Evos. Naging maganda yung concealant ang pag-enter nila. Kaso yun nga lang, no, Minun Blast! Eto, minastan! Kamunti ka na, pero El Piso dito na ipit and terrified siya. Makakatakas kaya to. Yung hook ay di na tama and Haji missing by a pixel. Pero hapon pa rin. Mega kill dito for the side of Haji. Pero may flicker na nagamit. Almost kamunti ka na, pero... kung gusto mo talaga kunin yung kill, gagamitin mo talaga yun. Haji with the dash and follow-up. Secure talaga yung kill. Isang hit na lang yung Chantel. Alam mo, na-utilize nila yung space na meron ang Blacklist International in taking that counter go against Nxpe Evos. Now, the lead is with Blacklist International. Tahimik lang. Hindi masyado actually nag-go into fight si Kevier. And most of the teams, kahit either tatlo lang, kailangan nila to counter-engage Nxpe dito. Napakaganda na nabanggit natin dito sa ating laban si Kevier. We could see the connection already with Dexstar. Kanina ganda ng set ni Dexstar panggulat na Numenon Blast, but at the same time, yung trajectory ng movement Kevier ay nasa ibang pwesto. But the Nxpe Evos, may sarili silang play sa top. Ang ganda ng pagkaka-isolate to ni Dexstar. Tingnan natin dito kung paano tatakbo yung side ng Nxpe. Andito na si El Piso, andito na si H2O. Gusto nila lumaba pero sa gitna doon. Talaga nasa pinakagitna. Napakaganda ulti coming out from H2O. And here comes the fight. Lalaban pa ba sila? Hindi na. And I really think that this is the time for Nxpe to secure the load. Alam mo, napapansin mo dito, yung favorite mong TikTok sa lahat. Yung Damo G. Nasa damo lang sila lahat lagi. The isolation play doon kay Dex, ang galing nagpagka-zone out niya doon sa mismo pag-engage ng Nxpe Evos. Nakikita natin kung gaano sila ka-confident. Alam mo, alam nila malulugi sila doon, but mostly what they did is to back out na lang muna. Hindi muna sila nag-engage because there's a lot of things at stake if ever itutuloy pala nila yon. Yes, and ang ganda lang na sinabi mo dito, isolation play, Nxpe Evos, they saw na majority of the skills na gamit na kay Renegade earlier on the top, kaya pumasok na sila agad. And take note, Donut already has the Malefic Roar, so this is additional penetration damage against Blacklist International. But Blacklist International, wow, the captain, 402 KDA with a Clock of Destiny, Road to Ice Queen Wand, mas malagkit later dito si Haji, the MVP. Ooh. Hey guys, kalma tayo ng konti. Kalma tayo. Kailangan natin huminga. Breathe in, breathe out. Nxpe, Blacklist International. Pero ayaw talaga tayo pahingahin. Laban kung laban. Talagang dire-diretso lang. Tuloy ang laban, ladies and gentlemen. And sa gitno here, Dexstar naipit na ng konti. At grabe talaga yung suntukan. Haji and the others. All have getting caught out. Nahuli yung cowboy. Nahook yung cowboy. And sa gitno, gusto pa talaga lumaban. And eto na ba, yung redemption ni Sagitno, nakita na natin yung itsura niya doon sa mga vlog, sa lahat-lahat na pinakita, talagang down na down siya nung hindi siya nakapag-perform. Pero this time around, Sagitno mukhang talagang palumpalo.
Sa gitno, eyes on the target. Kailangan nilang tanggalin si Dexter. Mostly siya talaga yung nag-soak up ng damage or to transfer back the damage to a shield as a Lolita. Kanina, they have the eyes on mostly kung paano maharangan o paano magkakaroon ng border dito ang Blacklist. Dito na ako actually si ano si Renegade na magandang hook habang nagkakagulo sila sa gitna. That was the perfect opportunity na pwedeng ma-burst down ang isang member. Kaso dito for Blacklist, nakaramdam na din yung next play. Oh, oh kumbaga for Blacklist International and for next play, alam nila na yung capability ng kalaban nila, and at the same time, nangyari ngayon is paunahan sila na set. Either pumasok agad si Sagitna dito with a stick against Dexter or Dexter with a bush play. So for Blacklist International, ang pinakagusto lang mangyari dito is to have a surprise Numinant Blast with Dexter. Next play Evos naman is either surprise hook or Donut! The damage! Sakit! Grabe yung damage output ni Donut, and shotgun yon pati yung sniper rifle. And I have to say, Uranus yan ha. Hindi yan basta-basta malambot na hero. Yeah. Uranus yan, Chantel. Uranus yan, OSX. And right now, Nxpe, hawak na nila tong mapa in terms of map control. Onting labas lang ata ng Blacklist International, kailangan nila abangan yung pressure na meron yung Franco pagdating sa mga hooks. Kahit mismo yung ultimate na lang. Yeah. Oo, kung magkakasi para dito sa Franco, napakalayo ng range ng pwede punta ng mga hook niya. Tapos suppressed pa yung mangyayari doon sa hero na yon. So for Blacklist International, hindi ka na. So for Blacklist International, as much as possible, kailangan iwasan muna nila na lagi nilang iisipin na merong Franco anytime. Kasi the more that they think about it, the more na parang na-attract nila eh. Totoo. Kasi they have to be wary kung saan sila pupuesto eh. Yeah. Kung sex, hindi naman kasi usually yung hook yung nakakatakot eh. Yung nakakatakot kung nasaan yung Franco. Mm. Pag hindi mo alam kung nasaan yung Franco, dun siya mas nakakatakot. Yeah. Speaking of Franco, may isang hook, pwede ang next hook. Oh my gosh! Ito na yung sinasabi natin! And Renegade, ibang tao ang pinapakita niya ngayon. And Oheb out for the count. Ibig sabihin, Nxpe is going to get that Lord easily without contest. Wow! Renegade with the precision of hooks. Next play on a one-hit delete. Pumapanood dito sa ating Samsung Galaxy A-Series replay. Ito yung mga pangyayari. Saktong-sakto yung hook. Imagine, malapit si Oheb doon kay Edward, pero nandun eh, napakaliit na space, but at the same time, saktong-sakto yung pagkakalatag doon ni Renegade ng kanyang hook, as to why naging mabilis lang din dito para sa next play Evos to take this Lord. Now Lord is marching in. And the Lord is marching in. Tama ka doon, Chantel. Looking at how Nxpe is going through this, literal na talagang binabantayan lang nila, talagang pinipressure lang nila every lane. They know that they have the advantage using the range capabilities ng isang taon to. Kahit nga yung ano eh, kahit nga si H2O dito, talagang literal pumapasok na lang. And talagang hindi niya na iniisip, babakagin ko na lang yung torre. Ganun na lang talaga yung mismong kwento ng laro to. And si Sagit, tinamaan siya ng mga torre dito, pero matataka siya ni Matilda, ni Alpizo. Renegade, kaya bang takbuhin to? And grabe, ang daming nasasalba dito ni Elpizo. Ang daming pangyayari sa pag-takedown ng mga turrets in for the Blacklist International space. Kaso nangyari dito, next play Evos, nakakaramdam na ng sakit sa mga heroes ng Blacklist International. Kanina nakikita ko na si Renegade, he was trying to attempt a hook. Kaso maganda din yung follow-up ni Sagitno with the skill 1 of a glue. Kaso nga lang, nag-stick-stick sila kanina doon kay Dexter. Pero habang nag-stick-stick si Sagitno kay Dexter, pinaburst din siya ni Haji tsaka ni Kevier. So habang tumatagal sila sa area na yon, we're seeing now that next play Evos could be at borrowed time na naman. Borrowed time, ay. I like the idea, I like the word. Right now, eto na naman, meron na namang away dito. Oh! Elpizo, so kamot ka na mahuli. Pero si Dexter ang pinaka talagang target nila. Sagitno. And Dexter binalik dito ni Sagitno sa harapan. Si Haji gusto lumaban. Grabe yung huli niya kay Donut. Pero that is a 1-for-1 technically dahil Donut and Edward yung nagkatanggalan. Haji! In the nick of time, sa pinakadulo, nakakatakas mo siya, Chantel. Napakaganda na ginawa ng Blacklist International sa moment na yun. Hinayaan nila siya sa gitna na pumasok sa kanilang base and actually zone out Dexter. But at the same time, they were actually able to get Donut, which is one of the most damage dealt
on this game, 68K. So yun yung kailangan gawin ng Blacklist International to actually turn things around. Oh, yun talaga. Kasi yung runners up pati din dito ni Donut, isa din siya sa mga tinatake iniisip ng Blacklist International again. But speaking of Blacklist International. Oy, combo! Pero ito yung pinaka nagiging problema na ko po si Ren J. Nakatakas na siya doon, but at the same time, nabalik siya doon sa may loob. So close, but yet so far for the side of Blacklist International. And ito yung nakikita natin sa kanila. Kanina, medyo nag-ano sila eh, nag-turtle stand sila eh. Kumbaga, huwag natin masyadong labanan, kaya dito lang tayo, hanap lang tayo ng moment na pwede tayo pumasok. But at the same time, kasi kapag kahinakapan mo na dito sila sa gitno, hinakapan mo na sila Franco, hindi na sila masyadong nagiging effective. Pero sabi na Nxpe dito, kung gusto niyo ng patagalan, ito na lang yung gawin natin. Magkahulihan na lang tayo. Rene J! Catches Edward! And oh my goodness, Rene J dito making all the difference for his team, OSX. Nakuha ng next play, Evos, ang pwedeng mag-mirror ng damage ng mga ultimate sila. Haji was the primary target para hindi sila mabuburst down agad. They're buying time for the Luminous Lord to march in or siege in sa blaze ng base ng Blacklist International. Nawalan sila ng sustain for Edward. This is three members trying to hold, pero yung base butters! Nominant Blast won't cut it at this point, and that is game number one going to the side of Nxpe. Ito eh. May pacing, may literal na skating na gustong gawin doon.